Bayan, sa panahon po ngayon ay napakadali na pong maglabas ng saloobin sa pamamagitan po ng pagpo-post online. Pero sa kabilang banda po ay ang isang maling salita, isang maling pahayag ay maaari na pong magdulot ng problema. Gamitin po natin ang kontekstong ito para pag-usapan ngayong umaga ang privilege communication. Ano nga po ba ito at saan po ito maaaring mag-apply? Kasama po natin ngayong umaga ang legal practitioner Attorney Alice Vidal. Good morning, Attorney! Welcome back! Talaga namang nakaka-good vibes kapag kasama natin si Attorney Vidal. Thank you, Diane. Thank you for joining us today, Attorney. Ano po ba itong privilege communication? Itong privilege communication, ito yung mga impormasyon na kukuha ng isang tao at ito ay pinagbabawal na batas na i-divulge mo in public dahil ito ay nakuha mo in confidence sa iyong bilang asawa, sa abogado, sa pare, sa confession, sa doktor. Yan, bawal po yung i-divulge kung walang consent ng taong nagsabi sa iyo ng informasyon. So from the very start, Attorney Vidal, alam mo na kapag nakikipag-usap ka sa mga ganyang parties, ang aming mapapag-usapan ay sa amin lamang. Hindi mo pwedeng ibahagi sa iba. Hindi pwedeng ibahagi sa iba at lalong-lalo na hindi pwedeng maging testigo ka laban sa taong iyon. Okay. Except na lamang kung binigyan ka ng consent. Okay. Ng pahintulot upang sabihin mo in public o kaya ay dahil kayong dalawa ang nagkaso sa isa't isa, kaya pwede mo nang i-divulge yan. Okay. So, Attorney Vidal, when crime is already involved, may sampahan ang nangyayari, yung mga supposedly private conversation between parties, pwede ko na siyang ilabas? Oo, lalo na kung involving crime. Mm-hmm. Pero kasi itong privilege communication, usually ito, sa civil case, pwedeng sabihin. Ngunit sa criminal case ay hindi. Okay. Dahil pagka nagkaso na kasi isa't isa, pwede mo nang lahat ng pinag-usapan nyo ay pwede nang ilabas yan. Okay. Pero talagang ang konteksto kasi ng privilege communication ay pagbabawal sa pagtistigo laban sa mga napag-usapan o in confidence. Okay. Attorney Vidal, nabanggit mo kanina yung party sa, kumbari, pasyente at doktor. Yes. Sa pare. Pare. Sa confession niyan, sa asawa. Oh. Doon lang ba nalilimit yung privilege communication? Kumbari, meron akong isang ka-text or ka-chat na alam ko naman na dapat yung conversation namin ay sa amin lamang. Yun ba ay masasabi rin natin na dapat privilege communication na sa amin lang dalawa yon at hindi niya pwedeng ilabas? Ang nasa batas ngayon ay hindi pwedeng mag-testigo sa korte. Pero sa labas ng korte, yan may gray area yan. Kumbaga, kung halimbawa inilabas ko sa ibang tao, hindi naman siguro sa social media na isang pampublikong pagsasiwalat, ay maaring pwedeng ilabas yan. Okay. Kasi ang sabi ng batas, asawa, hindi pwedeng magtestigo laban sa asawa, sa pare, sa lawyer. Ang lawyer, pati clerk ng lawyer, pati stenographer, hindi pwede yan. Okay. Kunwari, Attorney Vidal, involved na kunwari ang sexual harassment. Kapag pa gano'n na parang private, may private conversation kami, pero involved na ang sexual harassment angle, pa pwede na rin bang ilabas, gamitin na ebidensya yung mga private conversations? Pwede kasi parang ito ay pag-papile ng kaso laban sa isa't isa. Ibig sabihin, kinasuhan kita kasi yung sexual harassment na yan, yung mga pagsasabi ng sexist, kumbaga, yun na nga, napakahirap ngayon dahil magsabi lamang isang lalaki na ang ganda mo, ang sexy ka, medyo sexist, pwede ka nang mag-file ng sexual harassment basta nakaka-insulto sa pagkababae. Kaya yan, yung mga yan ay pwede yan dahil iyan ay pagkakaso sa isa't isa at hindi at labas dun sa konteksto ng hindi naman sila mag-asawa. Hindi naman lawyer client, hindi naman doctor. Okay. Labas na labas kaya talagang yan pwedeng gamitin na ebidensya. Kaya nga maraming nagkakakaso ng ganyan. So they are not covered by this privilege communication. Yes. Oo. At yung mag-asawa naman pwede rin kung pinapayagan. At meron pa nga pala kung public officer, kung involving public interest, pag nakakasira sa
bansa, hindi mo din pwedeng i-divulge. Meron kasi tayong mga top secret. Okay. Then, halimbawa, nakuha mo bilang public officer ka, hindi mo pwedeng i-divulge yan. Yun pa, isa pang kasama yon sa privilege communication. Yun ang pinagbabawal na itestigo mo at ilabas mo. Mm-hmm. Sa korte yun. Mm-hmm. Okay. Pero, if ever, Attorney Vidal, pagka lumabag ka dito sa privilege communication, yung mga impormasyon na dapat hindi naman i-divulge, dapat ay private lamang, pero nilabas mo, ano yung mga karampatang parusa natin? Unang-una, labag sa batas, pero kung inilabas mo, ano lang yan, contempt of court, may kulong din naman. Mm-hmm. Kasi bawal, pwede ka rin i-demanda ng iyong asawa dahil bakit mo inilabas nang walang pahintulot. Kailangan may pahintulot yung privilege communication. Okay. Thank you, Attorney Vidal, for those clear definition and of course, clear discussion of privilege communication. Kasi minsan, ma'am, kapag ganitong online na rin ang ating ginagalawan na environment, yung mga supposedly private, ang dali-dali na lang nating i-post eh. Minsan pala kailangan alamin natin yung limitations. Thank you very much. Muli nakapanempo natin, Attorney Alice Vidal, sa pong legal practitioner.